Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel and Happy New Year sa inyong lahat. Ngayon mga ka-farmers, makikita nyo sa likuran ko merong tayong Rhode Island Reds na mga hens. So ngayon, maghahanda tayo, isi-set up natin ito for breeding. So let's go! So bago natin isi-set up ito mga ka-farmers ay atin munang lilinisan yung kanilang area. So ito yung mga itlog nila. So ngayon lang araw ito, initlog nila itong apat. So wala pa kasing pugaran. So kukunin lang natin ito kasi wala pa naman itong similya. Kasi tinanggal ko yung rooster dito. So yan, kukunin ko to ha. Huwag kayong magalit. Yan, kukunin ko. Ito pala yung itlog ng ating mga Rhode Island Reds na mga inahin mga farmers. So yeah, medyo malalaki na yung kanilang itlog. So matagal-tagal na din silang nanging itlog. So kaya naman ay magbe-breed na tayo ng Rhode Island Red straight breed. So yun, meron akong nakailagay doon na rooster nung una ay hindi yun pwedeng i-breed natin doon sa kanila ay kasi magkapatid sila. So hindi naman maganda kapag magkapatid na manok ang i-breed natin kasi may inbreed yung anak at yung mga resulta ng mga anak nila ay hindi maganda. Kaya naman kumuha tayo ng ibang klaseng o ibang pamilya o dugo ng Rhode Island Red para i-breed doon sa ating mga hens. So mga ka-farmers, mamaya ipapakita ko sa inyo yung rooster na gagamitin natin. At bago yun ay lilinisan muna natin yung kanilang kulungan at papalitan ng bagong beddings para makasimula tayong mag-breeding ng Rhode Island Reds. So samahan nyo ako mga ka-farmers at maglinis muna tayo. Let's go! So yan mga ka-farmers, natanggal na natin yung mga lumang beddings nila na rice straw. So yun mga dagami yun, madayami yun mga ka-farmers. So yan, kuha na natin. So ngayon, papalitan natin ito ng bagong dayami. Napaka-importante yung beddings nila o yung mga dayami natin na inilagay. Kasi yan, kung mapapansin nyo, madali lang malinis. At nakadagdag din iyon kasi meron yung mga butil ng palay na natitira at yun ang kakainin nila. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga butil na ng palay na nandun sa dayami. So, ito yung dayami mga farmers. Yan kung makikita nyo. Nag-i-enjoy yung mga manok sa pagkain kasi meron yung mga butil ng palay. Yan, ito. So yan, meron silang kinakain. Yan, madami yan. Kaya itong mga dayami mga ka-farmers ay alternative patoka din sa kanila ito. So meron din dito, yan kung makikita nyo, kasi itong dayami na ito is nabasa ng ulan, merong nag-sprout ito. Ito yung mga butil ng palay na tumubo. Yan. So sustansya din ito sa kanila kapag makakain nila ito mga ka-farmers. So yan, hayaan muna natin yung pakainin sila nitong mga dayami. Yan pala yung kapatid na
ito pala yung kapatid ng mga babae na manok doon, mga ka-farmers, yung hens natin. So, yan ang nakalagay doon, pero kinuha ko para mag-start na ako mag-breeding kasi hindi pwede itong i-breed doon kasi ito yung kapatid nila. So, tinanggal ko muna, kinuha, at papalitan natin niya ng ibang rooster na hindi nila kalahi. So ngayon pupuntahan natin yung rooster na ilalagay natin doon. Let's go. Ito yung gagamitin natin na rooster, mga ka-farmers. Iba-iba itong klaseng Rhode Island Red, hindi nila kamag-anak o kadugo. So mabigat ito, mga ka-farmers, at malaki. Siguro malapit na ito sa 4 kilos. So i-try natin mamayang timbangin ito kung 3 kilo lang ba o 3 kilo mahigit. So yan, napakalaki nito at mabigat din. So nabili ko ito nung una, mga ka-farmers, dalawa itong magkapatid. So ito lang ang gagamitin natin ngayon. So yan. At puputulan din natin yan ng tahid, mga ka-farmers, kasi kung magpapansin nyo yung kanyang tahid, yan matulis na yan. So kailangan natin yung putulan, baka yung mga inahin natin ay masusugatan dahil dyan. So yan, napakatulis. So let's go. Ito yung Rhode Island Red na gagamitin natin doon sa breeding, mga ka-farmers. Yan, 3 kilo lang ang inabot. Hindi masyadong mabigat, hindi umabot ng 4 na kilo. So okay lang yan, 3 kilo, okay na yan. At yan, hindi magalaw. So isi-set up na natin ito. Yan, mga ka-farmers, na set up na natin yung Rhode Island Red natin. So yan, ganyan lang ang ating set up. At yung pagkain nila, mga ka-farmers, ay i-change feed din natin ito sila. Yung una, mga ka-farmers, ang ginamit ko ditong patok sa kanila ay mixture ng grains at saka yung breeder pellets. So unti-unti, mga ka-farmers, ay i-change feed natin ito sa pure na yung breeder pellets lang. Kasi naman, mga ka-farmers, merong rason kung bakit breeder pellets lang ang gagamitin natin at hindi yung hindi natin hahaluan ng grains. Kasi yung grains ay hindi maganda ipapakain sa manok during breeding period. Yun ay para lang sa akin, mga ka-farmers. At yan, mga ka-farmers, na purga na ito noong mga nakaraang linggo. So by next day siguro ay pupurgahin ko ulit ito gamit yung water soluble na pamurga pa rin, mga ka-farmers. At maghihintay din tayo ng mga siguro isang linggo, mga ka-farmers, bago yung mga itlog nila ay ma-fertile. Kasi hindi naman kaagad ma-fertile yung itlog nila kasi bago pa lang natin inilagay yung rooster. So maghihintay muna tayo ng isang linggo
bago natin i-harvest yung itlog para ilagay natin sa incubator. So yun lang ang ating setup dito mga ka-farmers. So hanggang dito na lang mga ka-farmers, at sa susunod mga ka-farmers, abangan nyo yung next upload natin ay tungkol naman doon sa meron kasing mga iba't ibang klase ang gagawin nating breeding. So meron tayong Rhode Island Red, meron tayong Black Australorp, meron tayong White Leghorn. So subaybayan nyo mga ka-farmers ang ating mga episode tungkol sa breeding ng ating mga heritage chicken. At meron din akong ibabahagi sa susunod na mga videos ko tungkol sa kung bakit natin hindi pwedeng pakainin ng mga grains yung ating mga breeder na mga inahin. O yung breeding period, bakit natin hindi pwedeng pakainin sila ng grains. So malalaman nyo mga ka-farmers sa mga susunod ng videos ko. So bago yan mga ka-farmers, sa mga bago pa lang napadpad dito sa ating channel, ay sana mag-subscribe kayo at hit yung notification bell para updated kayo sa mga future uploads natin. So kung meron kayong katanungan mga ka-farmers, mag-comment lang sa ibaba at ating sasagutin yan. So maraming salamat mga ka-farmers, at see you in my next vlog. Happy farming! Woo!